Anong pinagkaugatan ng problema ninyo muna? Gusto ko malaman. Kasi ang sabi po niya sa akin, wala na po daw akong ginagawa kundi lang po daw magtrabaho. Gusto niya lagi kang sa tabi niya? Kung hindi po ako magtatrabaho, wala po kaming kakainin. Bakit pinalayas ka eh? Ang sabi lang po niya sa akin, pumunta ka muna dun sa kusina. Tapos tinawag po niya si Ivy. Sino naman yun? Kasambahay po. Kasambahay niya ba? Or baka naman... Doon ko po nalaman na may relasyon po silang dalawa at saka yung babae ay buntis na po. Inakala ni Christina Templado na natagpuan na niya ang kanyang forever. Nang makilala nito ang Egyptian national na si Ehab Mustafa Muhammad. Pero makalipas ang 3 oras matapos silang ikasal, nagulat si Christina nang ipatawag siya ni Egyptian. Alam mo naman siguro to, Egyptian yung asawa, di ba? Alright, now, pagdating nila Antoinette, okay? Get her a VDR, complaining about her husband, an Egyptian, alis daw. Let's find out exactly hanggang saan yung karapatan nito. He's married to an Egyptian who's got, you know, kids. And she said they got married at home. I don't know exactly kung ano yung marriage nila. You need an attorney, but that's Mauricio. I'm not going to usap siya. But, you know, somebody else will have to talk to her again, okay? And a VTR, exactly what she wants, okay? All right, sige. And then see if you can schedule. Lumulog po ako dito sa hashtag ipabitag mo kasi nire-reklamo ko po yung asawa ko na isang Egyptian na si Ehab Muhammad Mustafa. Pumunta po siya dito sa Pilipinas kasi sabi po niya na magtayo po siya dito ng agency po sa Pinas. Nakilala ko po siya sa isang agency na pinagtatrabahuan ko din dati. Magpakasal po kami kasi na wala na daw po siyang pera na pang-renew po daw ng visa. Kinasal po kami noong June 16, 2020 sa Taguig, sa Marichu. Ang sheikh po na si Dato Swinsat, siya po yung pumunta doon at saka may dala po siyang witness. Kinasal po kami ng alas 3 ng hapon. Pagkatapos po niya akong pinapirma doon sa papel, saka pumirma din yung sheikh at saka yung witness, pinapunta po niya ako doon sa kusina. Ang sabi po niya sa akin, lumayas ka na. Nung pagkatapos ng kasal namin, talagang inaway na po niya ako. Kung ano-ano na po niyang pinagsasabi niya, sinabihan niya po ako, napokpok ako, prostitute ako. Gusto ko po na ma-deport siya, makalis dito sa Pilipinas. Kung hindi man siya ma-deport, ipakpakulong po. Hihingiin ko po yung freedom ko po as bilang ano niya, asawa niya. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay mga boss, pakinggan po natin na maigit, susubukan po natin ang mga ganitong klaseng sumbong. Pinakikinggan, silusuri po namin, tapos dinudulog din po namin sa aming mga dalubhasang abogado, particular po pag mga ganitong klaseng relasyon, marriage po ito, ano? Kasama po natin ngayon sa studio natin, si Christina Templado. Christina, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po, Sir Ben. Nung kinasal kayo, dumiretso kayo sa bahay? Doon po talaga kami kinasal. Sa mismong bahay po na yun. Sa mismong bahay. Opo. Okay. Sino nagkasal sa inyo? Si Dato Swinsat po. Yung sheikh po. Ah, okay. Itong Egyptian na to, Muslim? Yes po. Muslim po okay. Siya. Okay. Taga Pantukan, Davao de Oro ka. Yes, okay. Po. Nakilala mo itong napangasawa mo sa recruitment agency? Opo. Pareho kayo nag-apply sa recruitment agency or paano? Maghihingi po sana siya ng table doon sa agency na yon. Wala pa po siyang sapat na pera para makakuha po ng lisensya po dito sa Pilipinas. Ah, okay. Wala siyang sapat na lisensya. Gusto niya muna magtrabaho? Opo. Doon sa agency na yon. Opo. Egyptian siya? Opo. Bago kayo nagpakasal, ilan taong kayo nagkakilala? Matagal-tagal rin po, mahigit 2 taon rin po. Oh, kayo ba'y nagsasama na noon? Opo. Anong nagustuhan mo sa kanya? Gwapo. Hindi po, hindi naman po ako tumitingin sa... Anong nagustuhan mo sa kanya? Kabutihan loob, gwapo? Ano po siya kasi nung una po kasi mabuting tao po siya. Nakasama mo siya sa agency? Opo. Siya yung kakwentuhan mo kalimitan? Opo. So, napagsasabihan mo siya ng problema mo? Opo. Napaghihinghan mo siya ng problema mo? Opo. Nakikinig naman siya. Opo. So, doon na buo yung relasyon ninyo. Opo. Saan ba kayo nagka-problema? Ano bang, bakit ganun? 2 years na kayo nag-live-in, nagpakasal kayo sa sheikh. Pagkatapos,
tatlong oras pagdating niyo sa bahay, sa may kusina, pinalayas ka na. Anong pinagkaugatan ng problema ninyo? Muna, gusto ko malaman. Kasi ang sabi po niya sa akin, wala na po daw akong ginagawa, kundi lang po daw magtrabaho. Wala na po daw akong time po sa kanya. Ah, okay. So, gusto niyang alagaan mo siya? Opo. Okay. So, mahal ka niya kasi gusto niya alagaan mo siya. Yun ba? Siguro naman po. Maalaga ka ba sa kanya? Opo. Lahat po naman ang ginagawain po ng bahay, ginagawa ko naman po. Naalagaan mo siya? Opo. Yung obligasyon po bilang asawa niya. Okay. Yung naalaga, napapakain mo ba siya? Tama. Oo naman po. Lahat po ng inaano niya, binibigay ko po okay. Sa abot po ng aking makakaya. Nalulutuan mo ba siya ng pagkain? Opo. Araw-araw, kahit anytime po yan siya na mag-ano po sa akin, ginagawa ko po yun. Okay. Sinusunod mo siya? Opo. Wala po akong linlabag na batas po sa kanya. Okay. Ang hindi niya nagustuhan sa'yo kasi nagtrabaho ka na, ayaw niya magtrabaho, gusto niya lagi kang sa tabi niya. Yun po yung gusto niya, pero hindi po yun mangyayari. Kasi kung hindi po ako magtatrabaho, wala po kaming kakainin. Bago kayo nagli-live-in pala, may trabaho siya noon? Paano lang po, hindi po stable po yung trabaho niya. Anong trabaho niya? Yung magdadala lang po siya ng aplikante doon po sa agency as a agent. Kumikita naman siya na maayos? Hindi po sapat. Sino ang may sapat makita? Siya o ikaw? Ako po. Alright. So, yung kita mo... Sinare ko po sa kanya. Sinashare mo sa kanya. Opo. Bakit pinalayas ka? Hindi ko pa rin makita yung dahilan. Nag-aaway ba kayo? Wala kaming pinag-aawayan na talagang napaka... Sige, wala kayo na pag-aawayan. Nagkasawaan na kayo? Wala rin siya. Wala, hindi naman po. Kasi ang time lang po noon nung pinalayas niya ako, ang sabi lang po niya sa akin, pumunta ka muna dun sa kusina, tapos tinawag po niya si Ivy. Sino naman yun? Kasambahay po. Kasambahay niya ba or baka naman may yun doon ko po nalaman na may relasyon po silang dalawa at saka yung babae ay buntis na po. Ah, okay. Yung pala si kasambahay girlfriend niya. Opo, pero hindi ko po alam. Bakit hindi mo nalalaman kasambahay mo sa ba? Ano nangyari? Kasi po hindi po umuwi po kasi ako ng trabaho po, Sir Ben. Silang dalawang kasambahay na? Sila lang po lagi nandun sa bahay. So dahil sila nandun sa bahay, yun, naglalampungan lagi, kaya lumobo ang tiya ni Inday. Opo. Tapos si ano po, yung kasambahay po, is kasal din po yun siya. Kasal kanino? Doon sa asawa po niya na taga-Tagig din. Ang taga-Tagig. Nung malaman mo, so anong nangyari dito? Hindi mo pa pinalaya? Sabi, hey, tayo, asawa mo ako. Kasi ako po yung pinagtabuyan po niya sa bahay. Okay. Sino nagbabayad ng bahay? Hati po kami. O, ba't ka umalis? Hati kayo eh. Kasi ayaw ko po ng gulo. Akala ko po nung... Sige. Gusto mong lumabas na parang martir ka? Kasi ayaw ko po nung ano eh. Ayaw ko po yung nakikita ko. Parang sinasaktan ko po yung sarili ko. Oh, so, di malaya ka. Di okay na. Di walang bisayang kasal. Hindi ka naman siguro magmumukhang kawawa. Okay ka pa naman. Makakahanap ka man ng... Kaysa naman sa ganyang mukhang kita mong... Nakikita ko sa mga posing yan. Parang doon sa mga... Alam mo na, yung mga medya-medya. Kita mo yung posing. Gagayahin ko, ha? Type mo to? Hindi po. Tingnan mo yung posing yan. Totoong lalaki ba yan? Lalaki chick naman boy. Po. Talaga, pwede sa chick, pwede sa talaga boy. Talaga po. Sobra. Talagang chick and boy. Pwede sa chick, pwede sa boy. Marami na po siya nakarelasyon na babae, Sir Ben, eh. Ganon din sa lalaki? Oh. Hindi ko po alam kasi wala pa naman po ako natanggap na tawag na reklamo na galing po sa mga lalaki. So ngayon, nandito ka na sa akin. Ano bang problema mo? Nang umalis ka, di malaya ka na, eh may divorce naman ng mga Muslim, eh. Di ba? Meron po. Para matapos na tayo rito, anong hinahabol mo? Ano matutulong ko sa'yo? Gusto ko po magiging malaya. Kasi pag once po na may problema po siya dito sa Pilipinas, lahat po ng complainant dito po nag-aano po sa akin. Kasi yung mga babae po niyang kinukunan po niya ng pera. Alam mo, nagagalit ka lang, nagsiselos kayo. Hindi ako nagsiselos. Ayaw mo na sa kanya? Ayaw ko na po talaga. Okay, sige, tapos. Di tapos na. Libre. Ang inaano ko lang po. Libre ka na eh. Mayroon ka pang inaano ko pa. Ay, sus, mang ele-ele, pero hekere, ano to? Gusto mong makipag-ayos? Opo, gusto ko pong ayusin po yung na legally talagang hiwalay na po talaga kami. Eh, siya ba nararespeto niya yung pag-aligan mo? Hindi niya nararespeto.
Tsaka allowed naman sila mag-asawa ng dalawa, tatlo, apat, hanggang kaya, di ba? O pag kaya po nila, pero pag hindi po, may batas po yung Muslim. Eh, kaya niya. Hindi ko po alam kung kaya niya po talaga. Eh, hayaan mo, kaya niya. Kinaya niya nga palayasin kay. Alam mo, ikaw may problema ang nakikita ko. May gusto ka sa kanya eh. Gusto mo bumalik eh. Hindi po. May masama ang loob mo eh. Hindi po. Wala po akong sama ng loob na... O, di ganito. Saan ka ba umuwi? Sa ano po? Pagkatapos po kasi nitong problem, uuwi po ako ng Davao. Ayun. Gusto mo ng pamasahe? Gusto mo tulungan ka namin makauwi? Alam mo, ganito ang tingin ko sa iyo, no? Para kang nasa loob ng selda pag yan, si Mustasa, ang asawa mo. Para kang nasa loob ng selda. Pero hawak mo ang susi ng selda. Buksan mo. Labas ka. Sibat ka. Uwi ka na ng Davao. Maniwala ka sa mga ganyan ka. Kalukuhan lang naman siguro yung kasal niya. Kasi po, nung kumuha po ko kasi ng ano ng Senomar, kasi gusto ko po sanang umalis ng bansa, doon po ko po nalaman na married pa po ako sa kanya. O di, tutulungan ka namin sa Muslim Affairs. Tingnan natin kung ano magagawa para dyan. Sige. Yun ang ba gusto mo? Opo. Gusto mong umalis ng bansa? Gusto ko pong umalis ng bansa kasi gusto po, may mga kapatid pa po din kasi ako. O sige. So, ang gusto mo ngayon ay ipawalang visa yung kasal. Opo. Ayun, okay, madali. Hihingi tayo ng tulong sa Muslim Affairs na nakakatulong din naman kasi sila eh. Sa mga ganitong klaseng problema. Sila ay magbibigay ng gabay, nakakaintindi sila dyan. Ah, hindi ako pwede magmamagaling-magaling dyan kasi kinasal kayo, Muslim rights eh, di ba? Opo. So siguro hingi tayo ng gabay doon sa Office of Muslim Affairs para nang sa gayon, magabayan ka, maturuan ka ng tama. Kasi sabi mo, pinalayas ka na, di gusto nyo ng divorce, eh sila ngayon ang gagawa ng paraan para sa iyo rito. Makakatulong lang kami ron. Hanggang doon na lang, ha? Opo. Okay na ba si Don? Maraming salamat. Walang problema. I promise you, tutulungan ka namin. Okay? Maraming salamat. Walang anuman. Okay? Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Nakikinig po kami. Gagawa po kami ng solusyon sa mga reklamo idinudulog po sa amin. May mga kinaukulan na pwede manglapitan. Ito po yung serbisyo tulong Tatak Tulfo. Alam niyo naman po kasi pag sinabing Tulfo, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Ben Tulfo, kami po yung T3 noon. Yung tatak po namin, nananatili pagdating serbisyo publiko. Ito po ang hashtag, ipabitag mo. Ipabitag mo!